Tumabak sa Basic Citizen Military Training ang nasa 120 mga volunteer mula sa iba't ibang bahagi ng Gitnang Luzon na handang pagsilbihan at paglingkuran ang bayan, kaisa ang Philippine Army. Si Bobby Tormes sa detalye ng balita live. Bobby, magandang gabi. Magandang gabi. Sa kabi-kabilang mga protesta nga nitong makakaliwang grupo upang harangin nga itong panukalang ibalik itong Reserve Officer Training Course o ROTC. Ngunit kaninang umaga atin pong nasaksihan ang opening ceremony ng Basic Citizen Military Training na ginanap dito sa 3rd Reserve Command Defense Group o 3rd RCDG dito mismo sa Camp General Sebiliano Aquino, Tarlac City. Binubuo ng aabot sa 120 mga volunteer ang sumabak sa Basic Citizen Military Training Class 2022 kung saan 101 ang sangay ng kalalakihan at 19 naman ang mga kababaihan na magiging kabahagi ng Armed Forces of the Philippines, Philippine Army, na isa sa mga itinuturing na bayanin ng bayan. Sa eksklusibong panayam ng SMNI News North Central Luzon kay 3rd RCDG Commander Colonel Roberto Sarmiento, isang Basic Citizen Military Training sa pinakamalaking programa ng Philippine Army na layong palakasin ang pwersa ng mga reserve force na makakatulong sa regular force para sa hanay ng kasundaluhan, partikular sa Gitnang Luzon. Considering na ang Gitnang Luzon ay meron tayong mga probinsya na nakaharap sa Western Seaboard. No? Ito yung probinsya ng Bataan, Zambales. So para mapalakas natin yung ating mga pwersa ng ating reserve force at para makatulong sa ating regular force, ito ay isa sa mga pamamaraan na madagdagan. Ito yung pagkakaroon ng Basic Citizen Military Training. So, kaugnay nito, magkakaroon ng Special Basic Citizen Military Training ngayong third quarter ang bawat probinsya ng buong Central Luzon na pupuntuhan ng mga local government units sa pangungunan ng Philippine Army upang mas lumakas ang Territorial Defense Force ng bawat lalawigan. Ani Sarmiento, bilang Pilipino, maling-mali na gagamitin ang salitang militarisasyon dahil tayo o mano ang nararapat na nangunguna sa pagsuporta upang mas palakasin pa ang pwersa ng kasundaluhan para sa tunay na kahulugan ng pagmamahal sa bayan. Tayo lamang ang makakatulong sa ating bansa. Tayo lang yung mga kasama natin na kapwa na sa gobyerno na dapat mahalin, tulungan ang present at parating na administration. Suportahan natin ang mandatory ROTC program. Suportahan natin ang pagpapalakas ng reserve force sa bawat probinsya. Suportahan natin ang programa ng bago administration na lalong lumakas ang ating depensa at ito ay para sa ating bayan. Ito umano ang tunay na kahulugan ng pagkakaisa, malasakit at higit sa lahat ang pagmamahal sa sariling bayan na kinakailangang nakatatak sa puso't isipan ng bawat mamamayan. Para yung pinapangarap natin na maging well-off ang ating bansa sa mga susunod na henerasyon ay mangyayari yon. Pag ngayon pa lang, suportahan natin ang ating bansa at ang bagong administration. Ibalik natin ang mandatory ROTC program na kung saan dyan ang gagaling ang main source ng ating reserve forces. Sa kabilang banda, pabor at malaking pakinabang ayon kay Deputy Commander Reserve Command Philippine Army Colonel Samuel Manzano na ibalik ang mandatory ROTC dahil dito umano nahuhubog ang mga susunod na magiging pinuno ng bansa. Galing ako sa panahon na kung saan ang ROTC noon ay mandatory sa lahat ng mga college students. No? So para sa akin, magiging advantageous ito sa mga estudyante kasi base sa karanasan ko, no, ang ROTC ay dito nahuhubog ang mga future leaders, no, ng ating bansa. At marami rin mga graduate ng ROTC na naging successful sa kanilang mga career. Isa sina Shena Marie Hinirao at James Martin Huanga sa mga volunteer na nais maglingkod at magsilbi sa bayan. Panawagan ng mga ito sa kapwa kabataan. Tulungan nyo rin sila or kami na ipagtanggol natin yung bansa natin. Masaya naman, huwag kayong matakot. Basta nasa puso nyo lang yung ginagawa nyo. Sa mga kapwa o kabataan, huwag kayong matakot na sumubok sa ganitong training, maglingkod sa bayan. Enjoy lang pala, enjoy mo lang ang training dito, huwag kayong malulo moral.
Dahil samantala kahapon may halos 100 ka mga tao ang hinuli ng mga kapulisan dito sa bayan ng Concepcion sa mismong Barangay Tinang dahil nga sa panggugulo nito sa lupang nasabi dito sa isang barangay. At isa na dito na nahuli, Kyle, itong si Pia Montalban na kung saan kinikilalang leader din ng karapatan sa Gitnang Luzon Chapter at ito'y pinaghinalaang grupo o miyembro ng Communist Terrorist Group. Para sa Pilipinas Kung Mahal, back to you, Kyle. Maraming salamat, Bobby Dormis, para sa detalye ng iyong balita.